broken lights o putol-putol na linyang marka. Bago ang lahat ay basahin natin muna ang komentong ito. Sir, lihitin mo po ba ang marker na ito? At ano po ang inyong pagbasa dito kasi malapit lang po ito sa isang marker na parang balanggot na may butas sa gitna. 60 meters po ang layo nila. Salamat sir sa inyong kasagutan. Meron tayong larawan dito ng isang malaking bato. At kung mapapansin mo ay meron itong mga nakaukit na mga pahalang na linya. Sa pagkakaukit ng mga linyang ito, ang mga ito ay perpektong nakadiretso, bagay na mahirap gawin ng ating kalikasan. Pero hindi ko sinasabing ito ay isang lehitimong marka. Ang aking opinion kung bakit ay aking ipapaliwanag sa huling bahagi ng bilong ito. Kung sasabihin natin na ito ay isang lehitimong marka na sadyang inukit ng mga sundalo ngapon sa batong ito, ang nais ipahiwatig nito ay tumutukoy ito sa isang hindi magandang lumang daanan. Kaya ang daanang ito ay maaaring lubak-lubak, maputik at lahat ng mga posibleng bagay na pumasok sa iyong isipan na nagpapakita o naglalarawan ng isang hindi maayos na daanan. Kapag nahanap mo ang daanang ito, kailangan mong suriin ang buong bahagi nito mula sa umpisa hanggang sa pinakadulo nito at maghanap ng mga karagdagang marka. Meron nga pala akong isang nakaraang video tungkol sa mga lumang daanan na tumutukoy sa mga posibleng kinalalagyan ng mga deposito sa mga bahagi nito. Kaya kung hindi mo pa ito napapanood ay mas maiging panoorin mo na rin ang video tungkol dito. Ngayon, balikan natin ang tungkol sa pagkalihiti mo ng markang ito. Base sa aking pagsusuri, ito ay walang dudang ginawa ng tao o ang mga sundalo ngapon. Pero hindi sa dahilan bilang isang marka sa kanilang itinagong kayamanan. Dahil ang opinyon ko dito ay ginamit lamang ang batong ito para hilahin ang isang mabigat na bagay. Kung susuriin mong maigi ang mga linyang nakaukit na ito ay maaaring gawa ng matibay na kable na gawa sa metal o di naman kaya ay isang kadena. Ang tingin ko dito ay meron silang hinila na mabigat na bagay mula sa kaliwang bahagi ng batong ito. At sa pamamagitan ng isang matibay na kable at ang batong ito, para hilahin ito sa kabila, ito ang siyang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng guhit na linya ang batong ito. Kung susuriin nating maigi ang batong ito, ang parte ng batong ito ay natural na malalim. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ito naabot ng kable para magkaroon ng diretsyong nakaukit na linya. Uulitin ko, ito ay pawang mga opinyon ko lamang base sa aking pagsusuri sa larawan na ito. Bago tayo magtapos sa bilong ito, ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na Radmon from the Island Garden City of Samar. Shoutout kay ka-TH na Yem Ferrer. Shoutout kay ka-TH na RJ Pasqua from Davao City. Shoutout kay ka-TH na Virgilio Jose from Cavite. Shoutout kay ka-TH na Romeo Cañete Ferrano from Bye Bye Leyte. Shoutout kay ka-TH na Richard Alikaway from Matay City. Shoutout kay ka-TH na Greg Ladesma from Bohol. Shoutout kay ka-TH na Arnaiz Amalan from Zamboanga City. Shoutout kay ka-TH na Mark Lester Gamit. At bilang panghuli ay shoutout kay ka-TH na Bitoys TV Gamit. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat.